Magandang buhay mga karava! Atin pong tunghayan ng 8th huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang You Are My Life. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Pagkatapos ng naganap sa kanila, magkayakap silang dalawa, nakasiksik sa kanyang asawa, para bang hindi na mahalagang oras, na maramdaman niyang gumulaw si Celine na parang nilamig. Saka pa lang niya na-realize na lumalamig na ang gabi, niyakap niya na mahigpit ang asawa. "Better?" tanong niya. Itinaas ng bahagya ni Jasper ang kamay upang haplusin ang malambot nitong pisngi. She looked beautiful and contented. She had no doubt. She had wanted to make love with him. But the fact remained that she still believed him as her husband. Kung alam lang ni Celine ang katotohanan, hindi mangyayari ang mga pinagsaluhan nila. He had made love with her twice, ngunit sa parehong pagkakataon, wala sa tamang pag-iisip ang kanyang asawa. Noong una'y lasing ito, ngayon may amnesia naman. Guilty ang nararamdaman niya sa sarili. Isiniksik naman ni Celine ang katawan sa kanya. "I love you," mahinang sabi niya. At may ngiti sa mga labing nakatulog si Celine. Matapos ang gabing iyon na puno ng saya ang bahay nila. Masayang masaya si Celine sa kinilabasan ng pagtatalo nila. Gusto niyang mahiya kung bakit niya naisip na may ibang babae ang kanyang asawa. Dayong gusto lamang nitong ingatan ang kalagayan niya. Dahil nga galing siya sa grabing aksidente. Nang araw na iyon na pagpasyahan niya ang bisitahin ng kanyang asawa sa ospital. Hindi rin niya maintindihan ang sarili. May pagkakataon na kahit kaalis lang ng kanyang asawa ay parang gusto na agad niya itong makita kaagad. "Weird," usal sa sarili. "Why, you're in love?" Bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. "Yes, indeed," nakangiti namang sabi niya. Nagtaksi si Celine papunta sa hospital. Habang naglalakad sa pasilyo ng hospital, nakadama siya ng pamilyaridad. Parang dati na siyang nagpunta roon. Bukod pa sa kaalamang matagal siyang na-confine sa hospital. Nakasalubong niya si Darwin. "Looking great, Celine," wika nito. Ninitian niya ang lalaki at nagpasalamat. "Alam mo ba kung nasaan si Jasper, Darwin?" "Ang alam ko, patapos na rin siya sa pagra-rounds. Hintayin mo na lang siya sa office niya. Third floor sa dulo on the left side." Pagbibigay direksyon sa kinaroroonan ng kanyang asawa. "Thanks, Darwin." Ilang hakbang lang nagawa niya na marinig ang pagtawag ni Darwin. "Yes?" tanong niya. "Well, I just want to say I've never seen Jasper so happy for a long time. Now the reason is obvious. Because I've never seen you so happy too, until now." Hindi pa rin maalis ang ngiti ni Celine, kahit hindi na sila magkaharap ni Darwin. It just felt so nice. Feeling niya ang ganda-ganda ng mundo. Nagpa siya siyang huwag nang gumamit ng elevator. Mas gusto niyang gumamit ng hagdan. Pag-akyat niya sa third floors at patungo na sa silid na sinabi ni Darwin. Nakita agad niyang nakangiting asawa. Nakatayo ito malapit sa opisina nito. Pagkasilip ang mga braso nito sa harap ng dibdib. At halatang pinagmamasdan ang kilos niya, nang hindi niya namalayan. Mapunta sana ng kantin si Jasper nang mapahinto. Natuon ng kanyang pansin sa naglalakad na babae. Ang tinutumbok ay ang silid na pinanggalingan niya. Mukhang hindi alintana ng babae ang mga nangyayari sa paligid. Masaya ang mukha nito. Nakatingin sa dinaraanan ngunit duda siyang naroon ng pansin nito. Napakaganda ng asawa niya kahit napakasimple lang ng suot nito. Nakatingin naman sa kanyang asawa. "Hi there," wika ni Celine habang naglalakad papalapit sa kanyang asawa. "Hello honey," tugon naman ni Jasper nang huminto sa tapat ng asawa. "Akala ko naman kung sino ng prinsesa yung nakita ko naglalakad. Munti ka na akong magilty dahil hindi ko maalis-alis ang tingin ko sa kanya." Nakangising biro ni Jasper. "Yun pala misis kong papalapit." Natawa si Celine. "So ibig sabihin kapag may nakita ka maganda hihinto ka? Tapos tutunga nga?" Kunwari nagseselos siya. "Hindi ah, kaya lang naman ako huminto tumunga nga dahil alam kong ikaw yung papalapit." Malusot naman ni Jasper. "By the way, anong ginagawa mo rito?" Wika ni Jasper. "Ah ganon, so ayaw mo akong makita dito. E di aalis na lang ako." At nun tatalikod na siya. "Oops, Mrs. Sandoval." Natatawang wika ni Jasper.
Mukhang hindi ka masaya na makita ko, sabi ni Celine. That is not true, wika ni Jasper sabay hawak sa kamay niya. Nang makita kitang papalapit, parang bumuka ang kalangitan at nagsiawitan ang mga anghel ng papuri. He, natatawang sabi ni Celine. Come on, sinang dapat kong pasalamatan at nadalaw mo ako rito? Nakangiting wika ni Jasper. Wala, gusto ko lang makita ang hospital. Pag-iiba niya. Napahalakhak naman si Jasper. Bakit ba kasi ayaw mo pang amining hinahanap-hanap mo na ako kagad? Kahit hindi mo na nga ako pinatulog kagabi sa kaka. Nanlaki ang mga matang tumingin si Celine sa asawa. How dare you? Anong kakautos mo, diba? Di mo nga ako pinatulog sa kakautos mo kaya ako napuyat? Nakangising wika ni Jasper. Akala ko pa naman kung ano na. Diba sabi mo nananakit ang iyong mga binti kaya minasahi kita? Wika nito kasabay ang pilyong ngiti. Sabi mo pa nga, "Tis me and so I did." Hindi na maiwasan tingnan niya na masama ang asawa. Ramdam niya ang pulang-pula ng kanyang mukha. Ikaw talaga kahit kailan, mamaya sa babakan ng kama matutulog. Hep hep! Wika ni Jasper. Wala namang ganyanan. Ang hirap naman kasi kapag nagsasabi ka ng totoo, paparusahan ka. Kapag nagsinungaling ka naman, paparusahan ka pa rin. Ano bang dapat kong gawin? Animoy inapis si Jasper. But you love me still. Natatawang sabi niya, sabay hawak sa braso ni Jasper. Oo naman, mahal pa rin kita. Hindi mawawala yun hanggang nabubuhay ako. Seryosong wika niya. Kung wala sa hospital, baka kung saan na naman napuntang usapan nila ng asawa. Kumain na lang sila sa restaurant. Kinabukasan, habang nasa grocery sila, parang lumalakad sa ulap si Celine. Magluluto siya ng espesyal para sa hapunan. Kaya nandun sila para bumili ng gagamitin niya. Mula nang malaman niyang hindi siya marunong magluto ay nag-aral na siya para matuto. Bumili siya ng mga cookbook at tulong na rin ni Mayette natuto siya magluto. Tuwang-tuwa si Celine nang sabihin ni Jasper na masarap ang niluto niya. Nang una niyang pinatikim dito ang luto niya. Ngayon ang pangalawang pagkakataon ay pagluluto niya si Jasper ng espesyal dahil may kailangan silang i-celebrate. She was 3 months pregnant. Kagagaling nang niya sa OB, may naramdaman kasi siyang sintomas kaya nagpa siya siyang magtungo sa doktor para makasiguro. At tulad ng hinala niya, positive ang lumabas sa pregnancy test. Tuwang-tuwa siya. At sigurado siyang matutuwa rin si Jasper kapag nalaman nito magandang balita. Magkakaroon na sila ng pamilya. Real family. Magkakaroon na sila ng anak. Makukumpleto na sila. Magkakaroon na sila ng little Jasper at little Celine. Hindi na siya makapaghintay na sabihin sa asawa ang good news. Nasa kay Jasper at sa magiging baby niyang isip ni Celine. Kaya hindi niya na malaya na nabunggo na pala niyang isang babae na bumibili rin. Sorry miss, hingin pa umanhin niya. Celine? Sabi ng babae. Nang humarap sa kanya, alanganing napangiti siya. Hi, sabi na lang niya. Kahit hindi matandaan kung sinong kaharap. Ayaw niyang basta ipamalita na may amnesia siya. Where have you been? Parang gulat na wika ng babae. It's been a long time. What? Magdi 3 months na mula na makita ka namin ni na Margie ah. Saan ka ba nagsusuot? Nagbakasyon lang. Aniyang pilit inaalala kung sinong kanyang kaharap at kano-ano niya ito. I guess, nagpalit ka na rin ng number kasi hindi ka namin matawagan. At isa pa, nagbakasyon ang barkada sa Boracay. 1 buwan kami ron, di ka tuloy nakasama. Habang pinipilit ni Celine na alalahanin kung sinong kaharap ay lalong sumasakit ang kanyang ulo. Bumalik sa kanyang isip ang magulo't maingay na lugar. Nang muli siyang pumikit na mariin ay nakita niyang kaharap sa alaalang iyon. Tumatawa rin ang babae katulad niya na may hawak na alak. Are you okay, Celine? Pag-aalala sa tinig ng babae. Nagtatawanan sila ni na Margie at Lovely dahil nakita nilang nagwawala sa dance floor si Dina. Pagkatapos, biglang sunod-sunod na flashback sa isip niyang iba't ibang eksena. Nakita niya ang sarili na walang suot kundi kumot. Nakita niyang nakaupo si Jasper sa kama habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos, nakita niyang nakasuot ng tuxedo ang lalaki. Nakatayo na parang may hinihintay. Nang tumingin siya sa mga mata ni Jasper, nakita niya ang sarili na naglalakad sa gitna ng simbahan. Kasama ang daddy niya. Pagkatapos, nakita ni Celine ang sarili na nagmamaneho. Umuwi siya ng maaga para sabihin kay Jasper ang totoong nararamdaman niya. She was ready to tell him she had fallen in love with him. Gulong-gulong isip ni Celine. At huli na nang makita niya ang truck na biglang sumulpot mula sa kanan niya. Pagkatapos narinig niya ang paghampas niya sa matigas na bagay.
Parang hapong-hapong na pahawak sa noo si Celine. Kilala niya si Dina. "Celine, kausapin mo ko. Are you okay?" Narinig niya ang tanong ni Dina. May pag-aalala rin sa mga tinig dito. "Okay lang ako. Kailangan ko lang uminom ng tubig at kailangan kong umupo." Inalalayan naman siya ni Dina. Nagpunta sila malapit sa cafe at nag-order sila ng iced tea. "Ano bang nangyari?" Nagtatakang tanong ni Dina. "Pasensya ka na, medyo nahilo lang ako. Ganito yata talaga kapag hindi nag-agahan." Pagdadahilan ni Celine. "But I'm okay now." Nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan, hinawakan niya ang kamay nito. "Okay na talaga ako, Dina. Huwag kang mag-alala." Alas 8 na nang makauwi ng bahay si Jasper. Nanibago siya sa katahimikan nito. Walang Celine na sumalubong sa kanya. Parang walang tao. Nakatulog na kaya si Celine? Pero maaga pa naman. Isa pa, hindi iyon natutulog hanggang hindi pa siya dumarating. Baka masamang pakiramdam. Usal sa sarili. Sa isiping iyon, nagmamadaling tinungo niya ang kanilang silid. Ngunit pagbukas niya ng pinto, hindi niya nakita ang asawa doon. Maayos na maayos ang higaan. Walang bakas na higaan iyon. Pumunta siya sa banyo, hindi iyon nakalak. Pagpasok niya roon, wala ring anino ni Celine. Malakas na ang kabog ng kanyang dibdib. Nang buling bumaba, nakita niya si Mayet sa kusina. "Sir, nandyan na pala kayo." Wika nito. "Mayet, nasaan ang asawa ko?" Pigil ang hiningan tanong niya. Eh, kanina ho dumating pero umalis din kaagad. May dalang bag." Sabi ho niya alis daw muna siya. "May dalang bag? Saan siya pupunta?" Natatarantang naisip ni Jasper. Napaisip siyang bigla. Umalis ang kanyang asawa. Hindi niya yung gagawin kung hindi. Pwera na lang kung... "God, she's back!" Naalala na niya ang lahat. Malakas ang pagtibok ng kanyang puso. Alam na ni Celine ang lahat. At siguradong kaya ito umalis ay ayaw na siya makita ng asawa. Siguradong namumuhi ito sa kanya at ayaw na marinig pang kanyang paliwanag. Napatingin siya sa mesa sa tabi ng kama. May papel na nakalagay doon. Hindi niya napansin kanina dahil sa paghahanap sa asawa. Matapos mabasang nilalaman ng sulat, napapikit siya na mariin. Namukumpirma ang hinala kung bakit biglang umalis si Celine. "Just I remember everything, just need time to think. Nasa beach house ako ni Nadina. I need time alone, Celine." Iyon ang nakalagay sa sulat. Hindi siya mapakali. Hindi niya alam ang gagawin. Nanginginig ang buo niyang katawan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jasper. Hindi niya mapigilan ng umiyak. Gustong gusto niya makita si Celine. Dina, umagahan, mugtong-mugtong ang kanyang mga mata. Tinawagan niya ang daddy ni Celine upang ipaalam ang kanyang pinabalak. Pagdamag niyang pinag-isipan ang gagawin. Nagpaalam na rin muna siya sa ospital na hindi muna papasok. Hinanap niya ang address book ng asawa. Natagalan bago niya yun makita. Hindi niya agad makita ang number ni Dina, magulong pagkakasulat sa number ng babae. Nagdadalawang gabi na hindi kasama ni Celine ng asawa. Sa buong araw inabala niya ang kanyang sarili sa paglalakad sa tabing dagat. Pang-apat na beses na siyang nagpunta sa beach house na yun ng kaibigan niya. Mabuti na lang at kaagad na pumayag si Dina. Nang sinabi niya mag-i-stay siya dito. Nagpasalamat siya at pumayag si Dina na walang kagatol-gatol. Katulad kagabi, hindi na naman nakatulog si Celine. Okupado ni Jasper ang kanyang isip. Wala sa loob na napahawak siya sa kanyang tiyan. Ni hindi pa niya napapaalam sa kanyang asawa na buntis siya. Hindi tuloy na tuloy ang binalak niyang sorpresa sa asawa. Ang espesyal na hapunan na ihanda sana niya. Dahil bumalik ng alaala niya, napaluhanan naman siya na maalala iyon. Hindi na niya hinintay ang pagdating ni Jasper kagabi. Dahil pakiramdam niya, wala siyang mukhang ihaharap pa dito. Ano na lamang ang nasa isip ni Jasper? Nasandali siyang bumigay na magka-amnesia siya? Huminga ng malalim si Celine. Alam niyang hindi ganun mag-isip ang asawa. Masyado itong mabait at mabuting tao para mag-isip ng ganun. Masyadong magulo ang kanyang isip. Sa buong panahon na pagkakaroon niya ng amnesia, nakita niya at nadama niya kung gaano siya kamahal ni Jasper. Pinaramdam sa kanya ng asawa kung gaano siya kahalaga dito. But she need time to think, kaya siya umalis. At ang pinakamatinding dahilan bakit siya umalis ay hindi niya alam kung anong sasabihin sa lalaki. Sasabihin ba niya na bumalik ng alaala niya? What will happen then? Hindi niya alam kung anong gagawin. Binalak din ni Celine na kunyari hindi pa bumabalik ang kanyang alaala. Pero naisip niyang unfair naman iyon para sa kanyang asawa. Sa buong pagsasama nila, sarili lang niyang kanyang inisip. For once gusto naman niya maging fair dito. Pero fair bang masasabi na bigla na lang siyang nag-alsabalutan? Alam naman niyang kailangan din nilang mag-usap.
Pero hindi pa siya handa sa mga sandaling iyon. Mahal niya si Jasper. Pero maniwala kaya ang asawa kapag sinabi niya yon? Sana lang kapag handa na siya makipag-usap, hindi pa rin nagbabagong isip nito. Alam ng Diyos kung gaano niya kagustong bumalik kay Jasper sa kanyang asawa. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Gustong-gusto niyang lumaki ang anak nila na kasama nila si Jasper. Niyakap ni Celine ang unan at nag-i-imagine na yakap siya ng asawa. Nasa ganun siyang ayos na makarinig ng katok sa pinto. Tumingin siya sa wall clock. Sa ganung oras ng gabi, sino naman kayang nakatok na iyon? Nagpatong siya ng roba dahil manipis ang suot niya. Hindi pa niya nabubuksan ang pinto, nagsalita nang nasa labas. Celine, si Jasper ito. Abot ang kabang lumapit siya sa pinto. Celine, alam ko nandyan ka, kausapin mo naman ako. Alam kong gusto mo makapag-isa muna, pero honey, hindi ko kayang lumagpas ang araw nang hindi kita nakikita at nakakausap. Dama ni Celine ang paghihirap ng asawa. Nananatili lamang siyang nakikinig. May mga luha na dumadali sa kanyang mga mata. Wondering kung ano nang kalagayan mo, hindi ako humahadlang sa kagustuhan mo mapag-isa. I just wanted to make sure that you're safe at okay ka. Celine, nakikinig ka ba? Jasper, I'm not ready to. I know honey, believe me honey, I know makulit na kasi itong puso ko. I'm so sorry Celine, I'm so sorry if you think I took advantage of the situation. I just happen to love you, very much honey, very much. Narinig niya ang garalgal na tinig ni Jasper. Alam niyang umiiyak na ito. But I give you time, I'm not going to rush you, I hope you don't hate me that much. Gusto mang magsalita ni Celine ay hindi niya magawa. Dahil nagbara na ang ilong at nalalabo ng mga mata niya sa luhang tuloy-tuloy ang agos. Narinig na lang niyang papala yung yabag ni Jasper. Nanghihinang na upo siya sa sahig. Nang mahimasmasan ay nagtuloy na si Celine sa kanyang silid. Kailangan nilang mag-usap. Kahit na hindi sila nagkalinawan, may pag-asa siyang nadama nang dahil hindi nagbago ang pagtingin sa kanya ni Jasper. Sa pagod ay nakatulugan niyang paggagawa ng plano. Kung paano sasabihin sa kanyang asawa ang tunay niyang damdamin. Nagising si Celine na madaling araw. Hindi na siya makatulog kaya nagpunta siya sa balkon. Ngunit ganun na lang ang kanyang gulat na makita niyang kanyang asawa na natutulog sa labas, sa tapat ng pinto na nakatalikod sa kanya. Hindi pala tuluyang umalis si Jasper. Pumasok siya sa silid at kinuhang ginamit niyang comforter. Kinumutan niya si Jasper. Pagkatapos ay nahiga siya sa tabi nito. Yumakap siya sa asawa at nakatulog siya sa ganung ayos. Naalimpungatan si Jasper. Nag-ibang pakiramdam niya. Naramdaman niyang may nakayakap sa kanya. Nagmulat ang kanyang mga mata at nakita niya maputi ang braso na nakayakap sa kanya. Kilalang kilala niya kung sino iyon. Ang asawa niya iyon. Nananaginip ba siya? Sana hindi. Sana totoong nakikita niya. Halos pigil ang paghinga niya nang makita niya unti-unting nagmulat ito ng mga mata. Hi. Bati ni Celine sa asawa. Naramdaman niya mahigpit na pagkakayakap sa kanya ng asawa. Para bang ayaw siyang pakawalan, hindi kaagad nakasagot si Jasper. Nakita ni Celine ang pangingilid ng mga luha nito. Hindi na nakatiis si Celine, hinalikan niya ang mga labi nito. Bibitaw na sana siya dahil hindi naman tumutugon ng halik si Jasper. Namaramdaman niyang doble init ng halik ang ibinigay sa kanya. Celine, hindi ka na ba? Maayos na ba? I mean, galit ka ba? Alam kong galit. Bigla siyang hinalikan ni Celine. Hindi naman ako galit sa'yo kaya ako umalis. Kaya ako umalis, nahiya ako, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hinawakan ni Jasper ang kanyang mukha. Bakit ka naman mahiya sa akin? I'm a bad girl, you're perfect, and I'm not. Hindi ko alam kung may karapatan ako mahalin ka. Hindi ako karapat dapat. Honey, I love you. Minahal kita simula ng 12 taon pa lang ako. Let me finish, Jas. Pakiramdam ko, hindi ako karapat dapat sa'yo. Pero pinapangako kong gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat ako sa'yo. Kasi mahal kita, Jasper. Nang araw na maaksidente ako, maaga kong umuwi dahil hindi na ako nag-i-enjoy na ibang kasama. Mas gusto kong ikaw ang kasama. Nagmadali akong pag-uwi para makauwi sa'yo kasi mahal kita. Please believe me. Lumuluhang pagtatapat niya. Celine, napakatagal na panahon na hinangad ko na marinig sa'yo yan. Pinapangarap ko na mahalin mo rin ako. Mahal na mahal kita. Natakot akong baka kamuhian mo ako kapag nalaman mong pinagsamantalahan ko ang pagkakaroon mo ng amnesia. Can you say it again? Samo ni Jasper. I love you, Jas. Iyon lang at muli niyang hinalikan ito. Sabihin mo sa akin, Jasper, hindi pa huli ang lahat. Ang dami kong pagkakamali sa'yo, pero ngayon alam kong mahal kita. Celine, I love you. Ilang sandali pa at nagyakap sila. Hinalikan ni Jasper ng buong suyong asawa.
Jazz, I have a gift for you. No need honey, ikaw lang sapat na sakin. Kung mahalin mo ako, sobra-sobrang regalo mo na. Kapag narinig mo sasabihin ko, hindi mo na masasabi yan. Jazz, I'm 3 months pregnant. Hindi makalimutan ni Celine ang hitsura ng asawa na masabi niya ang balita. Naluluhang niyakap siya ng asawa. Nang sumikat ng araw, naghanda sila ni Jasper para umuwi na sa bahay nila. Masayang-masaya siya nang sa wakas magkasama na ulit sila ni Jasper. Magsisimula sila ng bago at punong-puno ng pagmamahal. Kasama magiging anak nila. Babawi siya sa asawa. Gagawin niya ang lahat para maipakita at maipadama kay Jasper ang wagas niyang pagmamahal dito. Masaya rin tinawagan ni Celine ang mga magulang nila para ibalita ang kondisyon niya. Masayang-masaya rin ang mga magulang nila na malamang magkakaapo na sila. Halos araw-araw pinagluluto ni Celine at pinaghahanda ng pagkain si Jasper. Kahit malaki na ang tiyan niya, siya pa rin ang gumagawa ng mga gawaing iyon. Hanggang sa paghahanda ng mga isusuot ng asawa, walang pagsidla ng kaligayahan si Jasper. Nakita niya ang lahat ng pagbabago kay Celine. Masasabi niyang napakaswerte niya sa kanyang asawa. Napakabuti ng puso nito. At makalipas pa ang ilang buwan, nagsilang si Celine ng isang napakagwapong bata. At pinangalanan nilang Jasper Jr. Lalong nadagdagan ang kasiyahan nilang nadarama sa pagdating ng munting anghel sa kanilang buhay. Every weekends pumupunta mga magulang nila sa bahay nila para makita't makalaro ang apo nila. Masayang pinapanood ng mag-asawang anak kasama mga lolo at lola niya. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Jasper at Celine. Nagsimula man sa magulong relasyon, sa bandang huli natagpuan nilang wagas na pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa mga kwento ko. Sana po muling abangan niyo panibagong kwento ng pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.